Alright, so ito na nga, mga boss. May dumating ako bisita. Si Moto Vlog. Alright, so last time bumili ako ng stand mat. Ito, bumili ko sa San Fernando. Kung matatandaan nyo dun sa last video ko, eh, finiture ko itong tornillo na ito. So, ngayon, kakabit ko na siya dun sa L300 kasi na putol yung standard niya. Tumuha mo kayo kung paano magpalit niya. Okay, let's go. Nandito pa ako ngayon sa shop. Kung mapapansin nyo, medyo maingay. At ito yung L300. Ito yung nabaling stud nut niya. So ito yung papalitan natin. So ang kailangan ko munang gawin is alisin tong gulong. And then iangat yung L3 bago natin magkaroon ng access dito sa stud nut na to. So alisin yung caliper, yung rotor. So yun yung magiging possible thing na pwedeng gawin dyan. Okay, so gawin muna natin. Tanggal ko na yung gulong. Ito na ngayon yung stud nut na natatanggalin ko. So dito napansin ko kasi hindi na kailangan tanggalin yung caliper. So ang gagawin ko is pupukin na lang muna to. Ito na yung bago nating stud nut ngayon. Ilalagay ko na lang siya dito. So, kailangan muna natin tanggalin to para may pasok to. Okay. So gagamit tayo ng 15 mm socket wrench. Okay. Abala talaga itong ulan na ito. Pagka ganitong ulan, hindi tayo makakapagtrabaho na maayos. At igain lang natin ng konti tapos at babalikan ko na yung ginagawa. Okay? Okay, so maya-maya lang babalikan ko na yung ginagawa ko. And then, yun, para mapalitan ko na yung sadnat niya, umuulan pa rin kasi. And then, after nun, siguro mas maganda na tanggalin ko na lang din siguro yung caliper. Para magkaroon ako ng access doon sa likod mo, ano niya, guard niya, pinaka-plate doon sa likod ng rotor. So, para mas mabilis ko matanggal yung, ano, yung plate niya doon sa pinaka-unahan. After nun, makakabit ko na maayos yung stand-up natin. Okay. Alright, so, ito na nga, may dumating ako bisita, si Moto Vlog. Subscribe niyo rin. Ito yung ano niya. Oh, Sonic Moto Vlog. Bisita natin ngayong araw na to. Ito nyo, umaraw na naman. Kanina, init-init. Ulan na naman mamaya yan. Ayan, sa Sonic Moto Vlog. Oh, subscribe niyo rin siya, mga bossing. Paano ko matatapos yung ginagawa ko? Ngayon ito nag-uulan ng malakas.
gagawin ko ngayon, tanggalin ko muna yung brake caliper niya para magkaroon ako ng access sa likod na matanggal itong pinakaanan sa harap. Okay, so let's go, gawin na natin. Alright mga bossing, so natanggal ko na yung caliper niya. Ang ginawa ko, inali ko muna siya na dito para walang sagabal sa gagawin natin. Kasi meron siyang mga screw dito sa likod nitong rotor. Yung mga nut nung screw nito, ito yung screw nito, ay yung nut niya is naka-connecta dito sa likod ng rotor. So ang gagawin natin, pipigilan natin pareho para matanggal natin. So alright, natanggal ko na yung isa. So gumamit ako ng 15mm socket wrench dito sa unahan niya, and then 14mm socket wrench dito sa likuran niya, yung screw dito. So ito yun, tanggal ko na yung isa. So ito yung screw niya, ito yung 14, ito yung 15. Hindi ko rin alam ba't pagkaiba eh. So susunod ko ngayon, hindi ko man siya tatanggalin lahat, so gagawin ko, paluluwagin ko lang to. Ito, paluluwagin ko lang to para lang umangat siya, and then maipasok ko yung bagong stud nut. So dito ko siya dadaan ngayon. Ganyan. So paluluwagan ko lang to. Luluwagan ko lang siya. And then maipapasok ko na tong stud nut. Okay? So gagawin ko muna. Nakakadalawa na ako, may tatlo pa para hindi mawala. So tinanggal ko na lang lahat kasi matikip na siya. So okay, pwede ko na ipasok ngayon tong. Gamit ako nito para umasok yung stand sa loob. Gamit tayo ng 21mm socket. Nakabit ko na yung ating bagong stud nut. Ngayon, ibabalik ko na lang yung mga screw na inalis ko dito kanina, and then sabay nitong caliper. Tapos, okay na. So, balik na natin.
Alright, mga bossing, so naikabit ko na yung caliper. So inunahan ko na yung ulan kasi nag-uulan na ng malakas dito kanina pa eh. Kaya hindi ko na napakita na ikabit ko yung ano, yung caliper natin. Then so yan, tapos na itong ano na, nailagay ko na yung bagong stud nut nga. Kakabit ko na lang yung gulong and then okay na tong ano na. So after nyan, titestingin ko na lang siya. Okay, so kakabit ko muna yung gulong and then titestingin ko na. Subukan ko rin kung kakasya sa kanya tong bagong lang. Mga bossing, so ayun no, natapos ko rin yung ginagawa ko. Although yung ulan na ay ulan, tapos mawala naman, aaraw katulad ngayon, maaraw na rin dito. So ayun, successful naman, napalitan ko na yung stud nut and then naikabit ko rin maayos yung brake caliper. Hanggang dito na lang yung video nito. So salamat sa mga nanood. So, follow kayo sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and then push nyo na rin yung bell button dyan sa baba para sa mga new video updates. So hanggang sa muli ulit, at ito po si Crispy, at ito ang Trip ni Turling.